Hello guys, today's vlog magbibigay tayo ng finale review and reaction sa Chinese drama series na The Out of Love. But before that, mag-intro muna tayo. The Out of Love is a 2022 Chinese romance medical drama television series directed by Lu Ying. The Out of Love 2022 is all about Lin Xinxiao's life hits rock bottom right as she is about to graduate from university. Her father falls ill and has to be hospitalized. She ends up having to give up a job opportunity waiting for her, and she breaks up with her boyfriend. All her dreams and hope for futures are dashed. At this time, Go Wei, her father attending physicians, walk into Lin Xinxiao's life. Love has the tendency to creep up on you when you are not looking. Two people who have been hurt before gradually get to know each other and fall in love. They go through doubts and hit road bumps. They experience misunderstandings and trying times, but in the process of falling in love, they realize that they are made for each other. The Out of Love genre: medical drama, family, friendship, life, musical, romance, youth. Starring Yang Zi, Xiao Zan. At ayan nga guys, ang patikim sa The Out of Love. Kagaya ng sinabi ko guys, ang The Out of Love ay isang Chinese drama series. Ayan. So bibigyan natin ngayon ng review and reaction ang kanyang drama finale. Oh my God! Alam nyo guys, napaka-satisfying ng drama series na ito, lalo na yung kanyang finale. Talagang nabigyan ng magandang atake ng direktor at saka ng mga gumanap na yan, nila Yang Zi, sa drama series na ito. Ayan. Pinakamaganda rin ang naging ending ito. Satisfying guys. Nasa 30 episodes siya. So, sulit na mapanood ninyo siya ng kompleto talaga guys. Kasi napakaganda ng takbo ng istorya, napakaraming matututunan about sa trabaho, sa family, ayan, at kung paano magpatakbo ng isang relasyon kahit na magkaiba kayo ng profesyon na tinatahak. Ayan, ipinakita rito na hindi lang talaga pwedeng isang tao lang ang marunong umunawa. Kailangan talaga give and take para mag-work ang isang relasyon. At syempre, sa family, hindi natin syempre maiiwasan ang ating magulang ay magiging napaka-protective. Yan. Masyado tayong pinoprotektahan kasi nga, kagaya sa ipinakita sa drama series na ito guys, ay talagang ingat na ingat ang father niya sa kanya, dun sa bidang babae. So, ang akala niya is masyado siyang hinihigpitan. Hing pala, yan nga. Kaya pala ganun na lang ay hindi rin alam na meron pala siyang karamdaman. Ayan. So, buti na lang kamo, hindi na huli yung lahat, hindi nga iniwan yung kanyang father, hindi siya pumunta sa ibang bansa para kumbaga maabot niya yung kanyang pinapangarap kasi siya ay musician ba yung nagpe-play siya ng cello, ayan. Ayun ang gustong-gusto niyang gawin. So, kumbaga na naig pa rin sa kanya yung pagmamahal sa pamilya at saka dun sa kanyang boyfriend. Kaya hindi na lang niya itinuloy yun, ayan. So, nakita naman ninyo yung naging takbo. Kung pinanood ninyo ito guys, yung naging takbo ng istorya niya ay napaka ganda kasi niyakan ko to guys. Naiyak siya, lalong-lalo na nung nalaman nila na yung father niya is may taning na ang buhay na kumbaga hindi na halos aabot ng 1 year. Kaya kumbaga minadali na yung magiging wedding nila. Ayan. Para kumbaga maabutan ng tatay. Ayan. Ang sakit sa dibdib guys. Ang sakit sa dibdib guys. Yung nagsusukat na sila ng
sa kasal, nagpo-practice na sila yung hindi pa alam nung father niya na alam na niya na may taning na yung kanyang buhay. Nakakayak talaga siya, guys. Doon talaga yung pinapakita na kung gaano siya kamahal ng tatay niya. Ayan. Kasi nga, syempre, nag-iisang anak din siya, di ba? Tapos babae pa. Kaya ganun na lang siya kung ingatan ng kanyang father. Ganun na lang kahigpit. Ayan. So, ang nangyari nga, ayan nga, pagdating sa kasala nila, napakaganda nung naging labas nung sa kasalan. Ayan. Kumbaga, simple siya, pero ang ganda, pati yung kanilang oath of love, ayan, di ba? Yung mga sinabi nila roon sa isa't isa habang sila ay kinakasal. Medyo lang may hinahanap ako, guys. Hindi ko masyado na ano yung doon sa dalawa pang kaibigan niya, ayan, hindi ko pa masyado naintindihan yun. Parang gusto ko pang humingi ng season 2 nito kasi parang nabibitin pa ako. Pero overall, maganda talaga siya. Yung takbo ng istorya niya is napakarami mo, guys, na makukuhang aral. Hindi lang siya basta na drama series na basta na lang ginawa, kasi merong mga drama series na parang pa sweet times, pa sweet sweet lang ganyan. Dito sa drama series na ito ng The Oath of Love, shout out sa director at saka sa bumubuo ng The Oath of Love, kasi ang galing ng pagkakagawa nila talaga. Marami kang makukuha talaga na magagandang aral sa pang-araw-araw talaga na magagamit natin. Kaya, kumbaga, hina-highly recommended ko na sana panoorin din niyo siya. Ayan, yung The Oath of Love. Promise, guys, yung 30 episodes ay hindi kayo maboboring. Siguradong halos hindi niyo siya tatantanan hanggat hindi niyo siya natatapos panoorin lahat. Ayan. Talagang marami kayong makukuhang aral. Kaya, panoorin po ninyo, guys. Ayan. Tsaka yung mga bida, ang gagaling nila, guys. Kahit na yung mga supporting, ayan. Ang galing-galing nilang gumanap dito. So, nabigyan nila lahat ng magandang atake yung kanilang mga role. Ayan, ganyan niya kasi, guys, yung hinahanap ko sa isang drama series. Ayoko lang yung pa-sweet-sweet lang. Yung bang parang napakababaw ba nung istorya. Ito kasing The Oath of Love, guys, may kalaliman ng istorya niya. Ayan, hindi lang siya basta love story o kumbaga kung anong klaseng istorya lang. Kaya sabi ko nga, yung gumawa ng storyline ng The Oath of Love is napakagaling. Kasi kumbaga pulido, para sa akin is pulido siya. Kaya hello sa'yo. Salamat sa pagbibigay ng magandang drama series. Ayan. Kasi hindi nasayang yung puyat sa panonood sa 30 episodes kasi talagang napakaganda na nga pagkakagawa. Ayan. At ayan, guys, hanggang dito na lang muna ang aking reaction review sa Chinese drama series ng The Oath of Love. At abangan ninyo, guys, yung mga susunod kong mga drama series na reaction review. Ayan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe din sa aking channel, paki-subscribe and hit the notification bell para kung may mga bago kong videos, manonotify po kayo. And this is Sweet Love Jenny TV, always telling you that God is good all the time. See you next time and God bless. Love is simple and beautiful.